Kamusta mga kabibib? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano matatansya ang distansya ng ating sasakyan sa harapan, sa gilid at sa likuran. Pero gusto ko lang sabihin na wala po talagang 100% accurate na palatandaan kung paano ito malalaman. Magkakaiba kasi tayo ng level of vision at ng uri or size ng sasakyan. Merong hindi katangkaran pero pickup or SUV ang sasakyan. Meron naman sobrang tangkad pero hatchback ang sasakyan. At madami pang iba. So ibig ko lang sabihin, magkakaiba talaga tayo ng level of vision. Kaya possible din na magkakaiba din tayo ng reference points. Ang pinaka magtuturo talaga sa atin ng tamang distansya ay tayo mismo, yung ating memory at familiarity. In short, ang ating experience. Kung saan na lang ay ganitong point of view na nakikita natin kagaya sa games, ay napakadali sanang mag-aral mag-drive. Kaso, in reality, hindi po ganito. So, ganito po ang itsura at nakikita kapag nasa loob na ng sasakyan. Kaya kapag ikaw ay beginner, talagang isa sa magiging problem mo ay paano mo malalaman ang iyong distansya para hindi ka mabangga. Pero don't worry, kasi magbibigay tayo ng mga pinaka-safe na palatandaan para maiwasan natin na mabangga. Okay, so dito tayo mag-start sa harap. Ang pinaka-safe na palatandaan dito ay kapag nakikita mo pa din yung gulong na nasa harapan mo. Para mas mag-guess ninyo, puntahan natin yung kotse na nasa harap ko. Okay, so yan, kitang-kita ko pa yung gulong niya. Kahit sa actual driving or actual road, yan ang pinaka-safe na palatandaan. I think kahit anong level ng vision mo or kahit ano pa sasakyan mo, ay yan ang pinaka-safe talaga. Ewan ko lang pag trailer truck ang gamit mo. Di ba nakakagamit nun eh? Anyways, labas tayo para mas makita natin kung gaano pa kalaki ang distansya natin sa kanya. Yan, so sobrang laki pa, di ba? Kaya super safe na talaga niyan. Ngayon naman, based sa aking experience, pwede nyo rin itong itry, tingin ko kagana pa rin ito sa marami. Kapag nakikita ko pa ang taas ng bumper, nasa safe range pa rin ako noon. Madalas, nai-apply ko to sa parking. Okay, so baba ulit tayo para makita natin yung distance sa kanya. Ayan, so kayang-kaya pang lumakad ng tao. Ngayon naman, pag-aalis ako or mag-change lane, medyo alanganin kapag taas lang ng bumper ang nakikita ko. Yan, pansin nyo, pwede akong tumama sa kanya pag ganyan lang ang distansya. So dapat at least nakikita ko ang buong bumper niya para mas safe. Yan, pagkita ko na, safe to safe na ako niyan para umalis or mag-change ng lane. So pwedeng-pwede na tayong umalis. Ngayon naman sa likod, syempre rear mirror ang gagamitin mo or gusto mo silipin mo mismo sa likod. So same lang din, basta pag nakikita mo ng buo, super safe na yon. Kahit ano pa siguro sasakyan ng gamit mo, napaka-safe na niyan. So pababa ulit tayo. Kita nyo, sobrang laki pa ng space. Kaya sa actual driving, safe ka din yan kapag mag-overtake. Ngayon naman, kapag sa parking, based on my experience, try nyo din, baka gumana sa inyo. Basta pag nakikita mo pa yung hood niya, kahit man lang 3/4 or kalahati, nasa safe range ka pa din nun. So check natin. Yan, so ganyan pa ang distance nun. Ngayon naman, kapag windshield na lang ang nakikita mo sa kanya, medyo maliit na ang distance mo nun. Pero safe pa din. Yan, so kasyang-kasya pa din dumaan ang isang tao. Sa gilid naman, sa side mirror naman ako nakabase. So hindi natin kailangan pahirapan ang sarili natin. Kasi kitang-kita naman na talaga siya, kagaya nito. Kaya mas madali mo siyang matansya.
Actually, kahit sa actual driving, pwede mo din malaman ang distance mo gamit ang side mirror. So, pansinin ninyo ang kaliwang side mirror ko, obviously, malayong-malayo sa gilid. Ganun din yung kanan. At pwede ko rin magamit to just in case na masikip ang daan. Okay, so dito, pansinin ninyo, gamit ang kanang side mirror, kitang-kita ko ang distansya ko sa isang sasakyan. Dito naman, gamit ang kaliwang side mirror, kitang-kita ko na malayo din ang distansya ko sa kabilang sasakyan. Isang tip na lang din sa paggamit ng side mirror, kung ang parking mo ay may pader, para malaman mo kung need mo nang huminto sa safest zone, gumawa ka ng palatandaan kung saan mo pwedeng itapat ang side mirror mo. So kagaya nito, pag tumapat na sa panglimang blocks yung side mirror mo, yun na yung time para huminto ka. Kumbaga, parang gumagawa ka lang ng sarili mong rules na dapat hanggang dun ka lang sa palatandaan mo. Kasi pwedeng mabangga ng bumper mo, o di naman kaya eh, hindi ka na makakadaan sa harapan, so mga ganong klase. So basically, ganyan po ang ginagawa ko para matansya ko ang distansya ko. Try nyo rin po, baka gumana sa inyo. Pero kayo talaga mismo ang makakadiscover niyan. The more na ginagamit ninyo ang inyong sasakyan, the more na nakikilala nyo siya. So practice and experience, yan po talaga ang pinaka makakatulong sa inyo. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow na rin ako sa Facebook page ko. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe!